Sabi nga nila, magtanim ay di biro, pero pinatunayan ng isang komunidad na kahit ang nakatiwangwang na lupa sa lungsod, pwede magbigay na masaganang ani. Kung lahat, magtutulungan. Yan ang tinutukan ni Ivan Pairina. Sa nakalipas na 3 dekada, ganito na nakagisnan ni JC Tejano ang bakanting loting ito sa tabi ng kanilang bahay sa Novaliches, Quezon City. Kuhang larawang ito nito lang Abril matapos magkasunog sa bakanting lote. Pero nung magka-enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic, nagpa siya silang magkakapit bahay na magtulungang linisin ang lote para pagtaniman. Kaya ang dating tambakan ng basura, isa ng pinakikinabangang vegetable farm. Naisip din namin, ayos na meron kaming sariling pagkain no, dito sa tabi ng bahay namin, no, dito sa community, na madaling makuha, madaling mapitas, no, para makaiwas sa pagpunta sa palengke. Dahil walang mabilhang gamit doon, dumiskarte ang magkakapit bahay. Lahat halos sa mga gamit dito, recycled, mga lumang gulong, mga pinagtagpitagping sirang kama at kabinet, at mga alambring ginawang balag. Makalipas lamang ang 3 buwan, sagana sa gulay ang mga taga rito. Not for sale ang mga inaaning gulay, basta ang kasunduan, anihin kung ano lang ang kailangan. Dito merong okra, no, sitaw, ampalaya, patola, upo, ube, papaya. Ang naging limitadong transportasyon din dahil sa ECQ ang nagtulak sa pamunuan ng Manila Zoo para gawing organic urban garden ang bahagi ng malawak nilang lupain para taniman ng mga gulay at prutas na pwedeng ipakain sa mga hayop sa zoo. Ang alagang elepante ng zoo na si Mali, halimbawa, kumakain ng 100 kilo ng pinaghalong gulay, prutas at damo bawat araw. Pero sako-sakong dumi rin naman ang ambag niya kada araw na ginagamit ngayong pataba sa lupa. Kung sakasakaling hindi makabiyahe ang mga gulay, napapakain natin sa mga animals, mapipilitan tayong mangutang o maghanap ng ibang makakainan dito. So since malaki ang aming area, napag-usapan natin, pagkasunduan namin na magtanim kami ng mga gulay at prutas. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City matagal nang isinusulong ang urban farming bilang tugon sa malnutrisyon at kakulangan sa pagkain ng mga urban poor community. May 200 urban farms na raw sa buong lungsod at handa silang tumulong sa iba pang interesadong magkaroon nito sa kanilang mga komunidad. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras.